What is up mga chong? Welcome back sa ating YouTube channel. Ako nga pala yung Chong Romy, nagbabalik na naman for another video. So kung bago lang kayo at naligaw dito sa channel natin, please consider subscribing to my channel and clicking that notification bell para updated kayo sa mga ganitong update at video. Pero bago tayo magsimula, intro muna tayo. Alright mga chong, so ang video natin ngayon ay hindi ko alam kung pwede ba itong tawagin na reaction video, is it a rant, is it a call out, I don't know. You decide kung anong tawag sa video na to. But I felt compelled to make this video para naman ma-educate yung mga manunod nito, yung mga makakapanood nito, para malaman nila na hindi tama yung gantong behavior. Okay? At hindi to acceptable kasi. Because sobrang nakakalungkot kasi ng pangyayari na to. Involve yung mga natin sa kasamaang palad, yung mga kababayan natin dito. Sobrang nakakahiya yung ginawa nila. So, without further ado, umpisan na natin yung pag-uusapan. So, yun nga no, mga chong, involve na naman ang mga kababayan natin dito sa isang nakakahiyang kakayang kaganapan na to. So, alam naman natin, it's almost Miss Universe season. I think it will be in few weeks or next month maybe. And alam naman natin na yung mga kababayan natin o ilan sa mga kababayan natin sobrang inaabangan talaga ang Miss Universe. So yung mga pambato natin talagang sinusuportahan yan. Okay lang naman yan yung maging competitive tayo, yung suportahan natin, yung pambato natin. Walang problema dyan. Ang problema lang kasi dito, sa sobrang competitive, yung mga kababayan naman natin, pag hindi pumapabor yung mga, mga hurado sa kandidato natin, dinadala ng kanilang emosyon. At nagre-result into, mga racist comment, which is nakakalungkot. So, dito nga, naging biktima ng racism itong kandidata ng Canada, si Miss Canada, si Miss Nova Stevens. So nakakalungkot. Nag-post siya sa kanyang Instagram account ng picture niya, tapos yung mga comments, yung mga hateful comments ng mga bumabatikos sa kanya. And pag mapapansin niyo yung mga comment doon puro Tagalog. So siyempre, sino ba naman dito sa buong mundo, 'di ba, ang nagsasalita ng Tagalog? Tayo rin mga Pilipino. So sobrang nakakahiya 'yon. At yung mga comment ng mga kababayan natin, ayoko talaga silang tawagin na kababayan kasi sobrang nakakahiya itong ginagawa nila. Sobrang degrading. So i-check natin yung post ni Miss Canada ni Nova Stevens. So ito nga, at kudos kay Miss Canada Nova Stevens, at hindi niya binlur yung mga pangalan ng mga nag-send ng mga hateful comments sa kanya. So ito 'yon. Kasi agree ako dito sa ginawa niyang ito. Bakit? Kasi nga kailangan i-call out itong mga tao na to. Kailangan malaman ng mga tao na to na mali ang ginagawa nila. Hindi dapat tinotolerate ito. Hindi dapat pinapalampas itong mga to. So ito, tingnan natin. Actually, nagdadalawang isip ako kung babasahin ko to. Pero I think for the benefit of the people na kailangan natin sabihin. So yun nga, kasi sobrang mali talaga nito. Kailangan malaman ito ng mga tao na hindi tama itong ginagawa nila. Hindi tama itong ginawa nila. Mali ito. Okay? So, ito. Tingnan nyo. Umpisan natin kay Daniel Delong. So, since public naman yung mga comment nila, public post nila ginawa, much as well na sabihin na natin. Okay? So, yun nga. Si Daniel Delong, tinawag niyang nog-nog si Miss Stevens. Diba? So, alam naman natin kung anong ibig sabihin nun. Ng nog-nog, diba? It's sa English, kumbaga, yun yung N-word yun. So, sobrang degrading nun. Hindi natin dapat sinasabihan ng ganun kahit sino man tao. Ito naman, si Johnny Chongko Villacorta. Katakot. Anong nakakatakot? Kaya, diba? Sabi niya, nakakatakot. Based siguro sa kulay ni Miss Stevens. Pero ano nga ba nakakatakot sa kanya? Wala. Diba? Kung titingin nyo si Miss Nova Stevens, napakaganda niya. So ito naman kay Yael Kit Bistro. Akala ko Encanto. 'Di ba? Sobrang hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga to. Nanggagaling saan ang mga mentalidad ng mga tao na to. Pat, ano sila? Napaka mal-edukado nila sa totoo lang.
Sobrang nakaka-disappoint itong mga tao na to. Ito naman, si Tantan Bahade. Overwhelmed done chicken, charged to the grillman. So, anong ibig sabihin na? Siguro sabi niya sunog, di ba? So, sobrang ano, sobrang nagpapakawiti siya, pero sobrang racist ng ano na to. Sobrang racist ng comment na to. So, sana matuto sila. Kung napapanood nyo to, mahiya naman kayo sa mga ginagawa nyo, sa mga pinagsasabi nyo. Okay? Ito naman, si Baris PBA Pecoro. Tostadong-tostado na nga, nasunog. Wow, man. Hindi ako Hoy! Sana proud sila sa mga na to, ha? Sa mga pinagsasabi nilang mga to. Grabe. Sobrang racist. Sana, ano, mahiya naman kayo sa balat nyo. So, ito pa, si ano, si Oscar Binush Litaw. Hindi sa inuusgang ko, pero natakot ako sa kanya. Promise, parang hindi siya... Wow, man. Hindi ko alam kung anong batayan nila sa ano, sa itsura ng pagiging tao, di ba? Alam naman natin na bawat ano, bawat bansa iba-iba yung standards ng beauty. So, wala tayong karapatan na ano, na husgahan ng tao base sa kanilang balat, base sa kanilang creed, base sa kanilang paniniwala. Maling-mali ang racism, hindi to acceptable kahit kailan, kahit kasaan. So, okay. So, tigilan na natin dapat itong racism na to. 'Di ba nga nitong nakaraang buwan, sobrang ano, sobrang naging nakakalungkot na pangyayari nga sa Amerika, 'di ba? Nagkaroon ng ano, ng pag-atake sa mga kababayan natin, hindi lang sa mga kababayan natin Pilipino, kundi sa lahat ng mga Asyano, 'di ba? So, mga random na Asian inaatake. So, 'di ba, nakiano tayo, stop Asian hate. So, Asyano tayo, nakikiyasimpatsa tayo doon. Pero bakit ngayon, yung mga kababayan naman natin na to, sobrang racist naman nila sa mga naman, sa mga kapatid natin sa ibang bansa. So, hindi to nakakaano, hindi to nakakatulong. So, nakiki-stop Asian hate ka, nakiki-Black Lives Matter ka, pero sobrang racist mo naman, di ba? So, napakaano, nakakalungkot. So, eto nga, no, ang isa pa nakakalungkot dito, yung mga ano, sa mga Facebook page ng mga tao na to, hindi rin sila remorseful sa kanilang mga ginawa. So, parang nag-uudyok pa sila na ano, na magano pa, mag-create pa ng hate. So, parang sinadya talaga nila. So, hindi nila alam yung gravity ng ano, ng ginawa nila. So, eto, tignan natin, basahin natin itong ano, itong post ng isa dito, si Oscar Jokes Litaw. So, yun nga. Ang daming message sa akin, kaso ayaw kong basahin. Tinatamad ako eh. Sorry guys, paki-check na lang kung may pangalan kayo diyan. Dagdagan ko pa kayo mamaya. Mga feeling perfecto daw ang mga tao. Minsan lang magkamali ang tao, akala mo kung Diyos na. Sila pa para usgahan ng todo ang kapwa nila. I mean, hindi siya remorseful sa ano niya, sa kanyang ginawa. Instead na maghingi siya ng sorry, 'di ba? So parang nagano pa, nag-uudyok pa siya talaga. So, obvious naman eh. Siyempre, mali ka. Talagang i-call out ka ng mga tao. And, this is ano, eto na rin. Kino-call out ko kayo para ano, para malaman nyo talaga na hindi tama yung ginawa nyo. Sana maano kayo. Malaman nyo itong pinaggagawa nyo to. Eh, sobrang mali. So, eto pa. Isa, basahin natin. Tantan Bahade. Yung nga, isa ito sa mga nag-comment din. Siya yung nag-comment ng overwhelmed done ng chicken. So, di ba? So, wow, do you think only Filipinos do that? We don't be clean. Most pageant fans have bullies and even worse. So are the Thai people washing their hands again. This is 2021 and not 1960. You won't find any bullies on the internet. Even if you have a bully at school, there is bully in your house, even at work. If you are a real queen material, you don't pay attention to that kind of thing. Maybe she just made a way to make noise too. I'm so sorry for that. So, yun nga, hindi siya remorseful sa ano niya, sa ginawa niya, and then ginajustify pa niya yung ginawa niya na okay lang yung maging racist, okay lang yung mga mag-bully ng tao. So, napaka walang hiya ng tao na to, napaka mal-edukado. So, mahiya ka naman sa balat mo, okay? Sana malaman mo ang pinaggagawa mo. So, sana mga chong, maging lesson to sa atin na hindi tama ang pagiging bully, hindi tama ang pagiging racist sa ano.
sa mga kababayan natin or sa mga ano, sa mga ibang ano rin, ibang lahi, 'di ba? Magkakapatid tayo. Hindi man tayo related sa isa't isa. Isa lang ang mundo na tinatapakan natin, isa lang ang mundo na tinitirahan natin, okay? Isang lupa lang ang tinatapakan natin. So, let's be kind to each other. Huwag nating gayahin itong mga 'to, okay? Let's be like ano, let's be like Miss Nova Stevens na siya na nga yung ano na nabiktima ng bullying. Siya pa yung nanghingi ng sorry dito. So eto nga sa ano niya, sa latest post niya siya mismo yung ano, yung naghingi ng sorry sa mga Pilipino na baka nasaktan sa kanyang post. So siya na yung humingi ng dispensa. Sana maging ganun tayo. Sana maging humble tayo katulad ni Nova Stevens. At huwag nating gayahin itong mga pulpol na ano, na mga racist na to. Okay? Nandun na lang yung video natin. Mga chong, sana may natutunan kayo. Sana huwag na natin pamarisan yung mga ganun tao. Huwag tayo maging racist. Maging mabait tayo sa isa't isa. Okay? Let's love each other. Let's be understanding with each other. Okay? Racism is not acceptable in any form or in any time. Okay? Pag may nakita kayong ano, mga kakilala nyo na medyo nagiging racist na, please ano, call them out. Tell them that it is not right, okay? So, anyway, sana nagustuhan nyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo naman, please consider liking, subscribing, and clicking that notification bell para updated kayo sa ating mga channel. So, hanggang sa muli, ito na lang ang yung Chong Romy saying, be nice to each other, stay safe everyone, and see you on the next video. Peace!